Ferdinand Edralin Marcos at Rodrigo Roa Duterte. Dalawang pangalan na tumatak sa ating kasaysayan na minsan ang itinuring na pinakamahusay na presidente ng karamihan at inaasahang iisang landas lang ang daraanan. Subalit sa pag-upo ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa posisyon ng pagkapangulo ay nangyari ang hindi inaasahan. Kung atin kasing matatandaan, sa panahon ng pagkapangulo ni President Duterte, ang China ang kanyang mas pinahalagahan at ang Amerika ay nais niyang tuluyan ng iwan. In this venue, I announce my separation from the United States. Subalit nang matapos ang kanyang termino, ang naging hakbang ng sumunod na pangulo ay hindi inaasahan ng maraming Pilipino. Kung matatandaan kasi natin noon, ang kasalukuyang pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagpakita ng todong suporta sa panlabas na pulisiya ng nui pangulo na si President Duterte sa mas pinagtibay nitong pakikipagkaibigan sa China. At sa katunayan noong mga panahong ito, ay naging balakid pa sa kanyang pagtakbong pagkapangulo ang ginawang kaso sa kanyang pamilya ng mga Amerikano. Noong mga panahong kasing ito, ay makilang ulit na inungkat ang kaso ng kanyang pamilya sa Estados Unidos patungkol sa pagbabayad nito ng $353 million dahil sa paggalaw ng kanyang pamilya sa yaman na naiwan ni Ferdinand Edralin Marcos sa Amerika, kung saan ipinag-utos to ng Amerika na bawal itong galawin ng kanilang pamilya. Subalit dahil na rin sa tulong ng gobyerno sa panahon ng Administrasyong Ramos noong 1992 hanggang 1993 ay napagkasunduan ng pamilyang Marcos at gobyerno ng Pilipinas na hatiin na lamang ang yaman na naiwan ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos na nasa Amerika. Gayunpaman ay 25% lang ang napunta sa pamilyang Marcos at ang 75% nito ay napunta sa gobyerno ng Pilipinas. Sa madaling salita ay naging maayos ang paghahati ng yamang ito. Gayunpaman ay naghabol ang mga Amerikano dahil sila lamang umano ang may karapatan para sa yaman na ito. Dahil ito ay naiwan sa Amerika, kaya't sila ang may karapatan o jurisdiction para dito. Pero ang nakapagtataka, sa liit ng nakuha ng pamilyang Marcos kumpara sa napunta sa gobyerno ng Pilipinas, ay ang pamilyang Marcos pa ang pinagmumulta ng Amerika. Hindi ba't kaduda-duda? Gayunpaman sa kabila nito nang manalo si Bongbong Marcos sa pagkapangulo, ay marami ang nagulat dahil mas pumabor ito sa mga Amerikano. Subalit hindi naman ganoon kaagad ang naging senaryo. Dahil sa umpisa ay nagpapatuloy ang pagiging balanse ni PBBM sa China at Amerika. We only do it with our partners. And our strongest partner has always been, in that regard, our close neighbor and our good friend, the People's Republic of China. Subalit nagbago ito ng mapagtanto niya na wala talagang kwenta ang China. At ito ang mga panahong wala siyang napala sa pagbisita sa China. Noong matapos kasi ang pagbisita niya rito, ay inimbitahan niya rin na bumisita sa Pilipinas ang pangulo ng komunistang Chino. Subalit binaliwala lamang ito ni Winnie the Pooh dahil nga tapos na nilang iparating kay PBBM ang kanilang gusto at wala silang panahon upang pakinggan naman ang gusto ng ating pangulo. Kaya't matapos nito ay sumang-ayon na sa PBBM sa pagdaragdag ng EDCA site sa Pilipinas ng mga Amerikano upang ipamuka sa mga Chino na hindi nila dapat baliwalain ng mga Pilipino. At dito na mas naging malinaw para sa lahat ang pinagkaiba ng panlabas na pulisiya ni President Bongbong Marcos at former President Rodrigo Duterte, kung saan si Duterte ay mas pumabor sa China habang si Marcos ay mas pumabor sa Amerika, dahil kitang-kita naman na natin ngayon ang kaswapangan ng China. Gayunpaman ay hindi natin maialis ang katotohanan na kung hindi pumabor noon si President Duterte sa China, ay malamang magpasa hanggang ngayon ay mas marami pa rin ang magdududa para sa pagpabor natin sa Amerika. Dahil kung hindi ipinakita ni President Duterte ang lantarang pagpabor nito noon sa China, ay tiyak magpasa hanggang ngayon ay marami pa rin aasa na mabubuti ang komunistang China at ginagawa lamang nila ito laban sa Amerika. At marami ang aasa na kung mananalo ang China laban sa Amerika, ay mas makikinabang na ang mga Pilipino. Gayunpaman dahil nga sa tinagal-tagal sa posisyon ng dating Pangulo sa pagpapakita ng tunay na pakikipagkaibigan dito, ay nanatili lamang ang China sa pagiging swapang sa ating mismong teritoryo na kahit pa ang simpleng pangingisda ng mga Pilipino ay hindi pinalalagpas ng mga ito. Gayong wala naman itong koneksyon sa militar ng mga Amerikano, kaya't malinaw na sa panahong ito na wala talagang magandang maidudulot sa atin ng mga Chino
kung hindi maliitin at agawan tayo ng teritoryo. Kaya't mas nakatatakot kung mauungusan nila ang mga Amerikano at hindi magiging malinaw ang lahat ng ito kung walang katulad ni President Duterte ang lantarang pumabor noon sa mga Chino. So please, you have another problem of economics in my country. I have separated from them. So I will be dependent on you for all time. But do not worry, we will also help as you help us. At dahil nga sa katandaan ng dating Pangulo, ay hindi na nakapagtataka pa na manindigan ito sa kanyang prinsipyo na mas makabubuti ang pakikipagkaibigan sa mga Chino. Dahil alam naman natin, ang pananaw ng matatanda ang pinakamahirap mabago dahil kadalasan ay mas umiiral ang kanilang ego at hindi sila basta pumapayag na matalo sa klase ng ganitong argumento. Gayunpaman kung bata-bata pa siguro ang dating Pangulo ay tiyak mapagtatanto niya rin sa kasalukuyan ng kasuwapangan ng mga Chino. Gayunpaman ay hindi natin maitatanggi na sa kanyang panahon ay muling lumakas ang depensa ng Pilipinas at nagkaroon ng kamay na bakal ang ating gobyerno at naging daan upang mas makilala natin ang gusto ang ugali ng mga Chino. Kaya't mas marami na ngayon ang naniniwalang mas may pakinabang pa rin ang Amerika kumpara sa kanila. Hindi katulad noon na tiyak ay magdududa pa tayo dahil wala pa noong Pangulo ng Pilipinas ang nagpakita ng lantarang suporta sa China laban sa Amerika. At kung mabuti talaga ang China sa panahong ito, ay dapat sa panahon pa lang ni President Duterte ay nakapangingisda na ang mga Pilipino dahil nga wala naman itong kinalaman sa militar ng mga Amerikano na palaging ginagawang dahilan ng mga Chino na nadadamay lamang umano tayo dahil sa pakikialam ng mga ito. At kahit pa nga sinabi ng dating Pangulo na hayaan na lang ng China at Pilipinas na mangisda rito para walang gulo, ay hindi pa rin pumayag ang mga Chino. Kaya't wala talagang kwenta ang mga ito. Kaya't sa panahong ito ay mas kailangan natin ang mga Amerikano. At kung pag-aaralan nating mabuti ang mga galaw nito, ay makikita naman nating sumusunod pa rin sila sa international rule of law. Kaya't hindi naman nila maipipilit sa atin ang hindi natin gusto. Subalit kung ang China ang maghahari sa mundo, ay malamang sila na rin mismo ang magmamando sa ating gobyerno. At hindi tayo makatatanggi sa mga ito tulad ng pagtanggi natin sa kagustuhan ng mga Amerikano dahil dahas at panghaharas ang pinaiiral ng mga Chino, habang diplomasya naman ang sa mga Amerikano.